Namahagi ng mahigit 1,000 tablets at 400 na laptops para sa ilang estudyante ng pabantasan ng lungsod ng Pasig ang lokal na pamahalaan ng Pasig City nitong Huwebes. Pinangunahan ni Mayor Vico Soto ang ceremonial turnover kasama si Vice Mayor Dodo Jaworski Jr., Shalani Romulo at mga konsehal ng lungsod. Masayang tinanggap ng PLP sa pamunuan ni Dr. Glisterio Maningas ang mga laptop at tablet na magiging malaking tulong sa mga mag-aaral. Maliban dito, ibinahagi ni Soto ang magandang balita gaya ng unti-unting pag-aayos ng campus sa PLP mula sa lobby nito, gym at hagdan. Karagdagan pa ay ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng connectivity allowance. First time natin magkasama sa lobby na hindi umuulan sa loob. Ano? First time po. So maayos ako. At kung nabisita nyo na rin po yung gym natin, maayos-ayos na rin po siya. Lahat pa po ng mga ibang, yung mga hagdanan natin, maayos na rin po. Lahat po ng mga yan. Ano? Pero alam naman natin sa isang paaralan, importante rin naman po yung building. Totoo naman yan. Importante yung mga silid-aralan, importante ang mga infrastructure. Importante po yan. Pero hindi po yan yung pinaka-importante. Pinaka-importante sa lahat, mawala na lahat, ano, pero yung programa natin. Bago po kami punta dito, pinag-uusapan namin sa President's Office kanina, yung sports program natin, napagagandahin na, bibigay ng allowance sa mga atleta natin, ayusin po natin, palalakasin natin, pati yung sports program natin. Hindi para sa ano, pero para sa holistic development, para sa kalusugan, both physical and mental ng ating mag-aral. At syempre, nandyan din po ang ating connectivity allowance na tuloy-tuloy pa rin po yan. Sa maliit na paraan na ito, yung 500 pesos per month natin na connectivity allowance na itutuloy-tuloy po. Ang totoo po niyan, nung dinisenyo po namin ang connectivity allowance, hindi naman talaga siya forever. Ang totoo po niyan, hinanapan lang namin nung panahon ng pandemya dahil nga sa sitwasyon, nahihirapan mag-internet yung mga mag-aaral natin. Alam na alam yan, lalo na yung mga third year, fourth year natin. Ang hirap ng distance learning natin, bibili ka pa ng load, hirap mga maayos na internet connection. Kaya naisipan namin na ng Board of Regents natin na simulan yung magkaroon tayo ng connectivity allowance. So ang totoo po niyan, hanggang pandemic lang, hindi na pandemic ngayon eh. Pero itutuloy-tuloy pa rin natin yung connectivity allowance. At ngayon naman po, nandito po tayong lahat para sa distribution ng ating laptops and tablets na sana mapakinabangan po natin, sana magamit natin na hindi lang pang FB o pang games, kundi para makatulong po sa ating mga pag-aaral. Tingin nyo makakatulong po ito sa atin. Muli po, ito po ay galing sa taxpayers natin. Kami po ay nagtatrabaho para magamit ng maayos ang inyong pondo para mapaganda ang programa ng ating pamantasan para lalong tumaas ang kalidad at ang tas ng edukasyon sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Ngayon naman, meron lang po tayong pag-turnover ng ating mga laptops at saka notebooks, notepads. Isa lang po ang papaalalahanin ko sa ating mga estudyante. Lahat po tayo na nandito ngayon, kayo po ay mga scholar ng bayan, di ba? Kayo ay pinag-aaral ng ating lungsod. Itong mga laptop na ito, notebook na ito, ito po ay galing sa pera din ng taong bayan. Taxpayers money po ang ginamit niyan, wala kayong utang na loob sa mga politiko. Pero mga kaibigan, mas lalo nyo dapat pangalagaan ang mga bagay na ito. Dahil yan ay galing sa pinagbabayad ng buwis ng ibang mga Pasigenyo. So again, mapalad po tayo na meron po tayong resources ang City of Pasig na nakakatulong para mapaganda ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan, lalong-lalo na dito sa PLP. Patunayan nyo sa inyong mga pamilya, patunayan nyo sa inyong mga komunidad, at higit sa lahat, patunayan nyo sa inyong mga sarili na you are worthy. You are worthy of the opportunity. Mahalin niyo itong pagkakataon ito. Make the best of this opportunity. Be the best that you can be in school and be the best Pasigen you can be. Be the best Filipino you can be. Ipinarating ng mga profesor at estudyante ng pamantasan ang kanilang lubos na pasasalamat sa lokal na pamahalaan. Ang laptops natin ay 450 units na ibibigay sa BSIT, BSCS,
BS Engineering tsaka BS Accountancy. Tapos meron tayong 1,100 tablets na i-distribute naman sa College of Arts and Sciences, College of Business Administration, College of Hospitality Management, College of Nursing, at College of Education. Mag-i-start kami tomorrow hanggang next week kasi may schedule siya kasi hindi kakayanin kung hindi distribute ng one. Ang makatanggap ng laptop, BSIT, first-year students, BSCS, BS Engineering, at BS Accountancy. Para sa tablet naman, ang makatanggap ay ang second-year students ng BS HM, BS Management, tsaka Entrep, BS Nursing, yan, BS Psychology. Ito ay pahiram sa mga estudyante para makatulong sa kanilang pag-aaral. So ibabalik lang nila ito kung sakaling sila ay mag-leave of absent, mag-exit sa pamantasan ng lungsod ng Pasig o kaya magta-transfer sa ibang school. So malaki ang naging tulong ng LGU na simula pa nung pandemic, yung mga gadgets na laptop and tablet ay nakatulong na malaki sa mga estudyante kasi nagamit nila ito sa kanilang pag-aaral, lalong-lalo na nung online yung classes. Since ang pamantasan ay patuloy pa rin sa tinatawag nating flexible learning modality at saka ng blended learning, kaya patuloy nilang magagamit ang mga tablet na to para sa kanilang pag-aaral. Marami pa po kaming inaasahan, yun nga po yung paglalagay po ng mga smart Android TV sa mga classroom na makatulong din sa mga estudyante kasi napansin ng marami na hindi lahat ng mga colleges dito sa pamantasan ay mayroong projector na pwedeng gamitin sa mga classroom. So, bukod sa mabigat yung projector, medyo mahirap din bitbitin, di ba? So, itong mga smart Android TV ay makakatulong nga sa kanilang pag-aaral kasi pwede nang magkaroon ng presentation ang mga teachers, ganun din ang mga estudyante kasi nasa classroom na. Iko-connect na lang nila yung gadget nila, yung laptop or tablet para makapag-present sila. Kaya mas magiging mabilis ang kanilang pag-aaral. Pagbutiin lang ang pag-aaral kasi nga yung mga gadgets, tablets na ipinairam sa ating mga estudyante ay galing po sa ating mga taxpayers. Kaya mabuti lang na gamitin natin to ng tama. Yan, panatilihin natin yung functionality nito, huwag nating pabayaan kasi makatulong to ng malaki sa pag-aaral ng mga estudyante. Siyempre, masaya po kasi siyempre, may tutulong po to sa pag-aaring pag-aaral at siyempre po sa pag-coding din po. Malaking bagay po kasi po, di po kain na magulang ko mag-provide ng laptop. Kaya masaya po kasi yung PLP nakapag-provide sa amin ng laptop. Maraming salamat po kay Mayor Vico and then sa mga ahensya ng Pasig. Yun lang po, maraming salamat po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.